hindi na po masama dahil mga nakaraang taon, pagka po ganitong September, yan na po yung pinakabagsak ang presyo. Nandiyan na pinakamakataas ng mga katribya po is 250 ang isang bag pagka po buwan po ng September. Misat pa nga, maabot pa ng 200 ang kalamansi tapos kakadilawan. Pero ngayon, maganda ang binukas ngayon ng ating kalamansi dahil hanggang sa naaagad ang bunga tapos yan, doon po naglaro sa presyo na yun na 500. Kaya swerte pa rin po tayo mga katribya na bibili po yung ating produkto. Bagamat marami pa rin pong mga katribya na sa ibang lugar na kalamansi, hindi pa rin po naman naaagad. Kumusta na po kayo mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kumusta na po sa lahat ng ating mga bagong subscriber? Ngayon po mga katribya, maganda-ganda po yung panahon po natin. Maganda po ngayon ng sikat ng araw. At yung ating ulan mga katribya ay wala na. At tapos na po yung ating bagyong Kiko. Ayan, matapos po na makapanalasa po sa Batanes, sa Cagayan. Ayun. Napunta na po siya sa ibang bansa. Ngayon pa mga katribya, eto, maganda-ganda po ngayon ang araw po natin. At eto, makasimoy na rin po tayo ng sariwang hangin dito po sa kalamansian. Ngayon po mga ka-farmers natin, eto ay pinipitas naman po itong ating kalamansi. Kalamansi ito noong aking kapatid. Ito po ay Arkila. Ayan o, kita naman na yun. Marami rin na rin bunga. Marami na rin pitasin. Ayan, bata pa itong kalamansi na ito. Sa 2 taon. 2 years. Ayan, nalalaki ng bunga. Ayan, dahil rin yung bulaklak. Mayroon kasi ito sabog ng abono. Ayan. Nagtuloy na sa akin. Ayan. Sprayin pa to. Oh, Ate Terry, okay na ba kaya? Buhay, ayaw. Mukhang mamatay na rin ang kalamansi na to. Oh, nadali ng punggos oh. Na-COVID din ito, Ate Terry. Bihira ito kaya. Eh, yan nakalaba mga katribya ng kalamansi. O, wino mo, 10 puno. Tinira ng punggos. Kapag tumama na rito sa ugat, wala na, di na tayo makakapag-survive. Ayan eh. Kumbaga sa ko, wala nang baga ito, Ate Terry. Nadali ng COVID. Oo, oh, nadadali ng COVID ngayon. Wala man lang pinili. Eh, kadahil labas ang bulaklak, ano? Pag-spray nga ka. Oo, oh, ayan, no? Mukha ngayon pala ito kinakain yung abono. Pang-sumpit na nga yan, ano? Oo, malakas na ang bulas ni. Oo, yung iyo doon, malapit na rin. Oo, hahataw na Ate Terry susunod iyo. Oo. Di na kayo muli maaalis sa kawad to, pitas eh. Yung kay Tonyang naman ang matanda naman ang susunod no. Oo. Sa amin naman ngayon magiging bata. Ayun, dahil
Bulacalac at Boko. Ay, malalaki talaga ang bunga nung ay, mga batang puno. Kita mo yung kaya pangkres pa, hindi rin napipitas pa, ano? Kita mo yung iyo dyan pag mapipitasan na yan. Upumita sila. Malaki. Yeah, dahil bulaklak ka tetere niya na ano, yeah. Ay, malayo-layo pa ang ano niya. Aabutin bulaklak. Ito naman si tetere, nakakopa siya, nakamedyas pa. Parang papasok ang COVID dyan, no? Sarado, silyado. Matagal hindi nakapita si Ate Terry. Na-lockdown pala sa Kabiyaw eh. Ilang araw lang eh. Nag-lockdown na. Na-lock pa ako doon. Ni-lockdown na naman. Ay, marami kang nilalock. Eh, mukhang hindi rin mapipigilan din yung COVID na yun eh. Pag na-lockdown, dumadami may COVID. Oo, oh, oh, nung dapat nila kinanano o kasagsagan nung lagnat at kon ay sipon. Puso kasi ang ano? Sipon at lagna. Oo. Eh, kasi basta't pag sinipon at nilagnat kaya't nagpa-antigen ka, positive ka kagad. Wala naman nagne-negative sa antigen eh. Kaya... Basta't nagsinipon ka na. Ayaw. So, ako nga, nung pumitas kami sa inyo doon, ano, mayroon na ako doon. Na? Yung umaano na yung ulo ko noon. Umaari-ari ba na? Nung ako ng gamot, nawawala. No, tapos naambunan. Magkahapon. Kinalaman si inyo? Eh di, yun, inumak ko ng kalamansi. Oo, patay siya. Pero tumutuloy-tuloy pa rin. Kailala okay, talaga dyan agapan mula ng kalamansi, tubig. Hindi ka naman pwedeng hindi ka maglaba. Hindi ka naman pwedeng hindi ka mag-urong. Eh, siyempre, yan ang ano ngayon pag mag-ano ka ng tubig. Nakakailangan kung mayroon kang sipon, huwag ka nang hintayin, huwag ka nang mag-ano ng tubig. Kasi... bumabalik. Babalik din, ano? Oo, nabubuhay eh. Sabi ka ako, yun yata ang COVID eh. Balik-balik. Oo, paulit-ulit ah. Tapos tumutulo pa naman yung ilong. Nalagnatin ka ng matinding lagna. Yun, yung pag hindi mo na makaya, kulang ka na sa... Mahihirapan ka na sa paghinga. Kapag ka lang paghinga. Doon ka na nga isusugod na nga sa kwanan. Samlay ka na dahil nga hindi mo na ako kaya eh. Pero ako pinaglabanan ko. Walang kayo na panlasa? Wala na. Hindi naman nawawala ng panlasa ko. Pang-amoy? Pang-amoy. Wala naman. Okay naman. Okay lang naman. Kaya lang ang problema. Lalagnat? Yung ilaw. Yung ilaw? Kasi... barado. Lalo na kung magabi na. Tapos, kaya sa amin, pag mahapon na, nagtalukbong na ako ng ano niyan, towel. Kasi bumabara na yung ilong. Mag-steam na kayo, no? Oo. Pagkatapos, bilis akong kumain para na doon na ako sa loob. Makahiga-higa na. Ayan, makakapag-relax-relax na. Ano, bahala yung kurungan dyan. kaya nga bumabalik-balik yung ipan ko. Laging barado. Kailangan doon sondahin. Eh, ganun pala yun. Kahit ako naka-antibiotic na ako. Wala. Wala ka naman kamusipon eh. Nagbabarang... barado pa. Oo, ang ilong. Kaya lalabas yun eh. Pinag-aralan ko kung paano na
hindi bumabara yung ilong. Ah. Ano, ngangatay nyo sili. The best yun natitere ako. Pati uhog labas yun. Kaya sabi, pati laway yun. Sabi ko naman minsan, makakakok ito ng COVID. Sabi nila, mahirap daw ihinga. Eh, paano ko hindi ka mahirapan huminga? Eh, barado. Eh, barado yung ilong mo. Sabi, natakpan ba ng sipon yung ilong mo? Adi, bumabara nga. Kaya di ka ka makakahinga. Sabi ka ako, ito lang, ano, COVID. Kaya panay na lang COVID yung bunga ako. Eh, sa awa naman, Diyos, malakas naman ako kasi nakabitamin. Go away, COVID, go away na. Ako, kumpleto akong, ano, binibigyan ako nung kapatid ko. Pag medyo dumadaing ako doon, binibigyan ako, mag-vitamin. Mga vitamin C naman na kailangan, eh, pasaka mo na maraming kalamansi. Yung, tapos sabayan mo inom ng kalamansi Diyos. Kaya nga hindi bumababa ang presyo ng kalamansi dahil gamit yung kalamansi eh. Dahil maraming nagsisipag juice nito, kalamansi. Malaking ikatulong yung kalamansi. Akala na iba eh, kalamansi. Yung pag ikaw, pabaya ka sa sarili mo. Oknoy, ba't lalayo ka pa? Tatay ka ba? Hirap niya kubwas. Umukay ka nala. Ato? May daw mo ng bayabas naman dyan eh. Baka. Daw pepper tray. Limong pelka. Tapat mo sa tudling na titere. Ibang klase. Wala no. Magtatanim ka lang naman ng time bomb eh. Sinatanim mo pala sa lupa. Pampataba sa lupa yan eh. Mga katrivia, dahil buong dahil pang kuha ng bulaklak at tataba pa ng mga bulaklak ng kalamansi. Ngayon sampu ang pitas dito. Sampung bag. Pipitasin po no apat na player. Oo nga pala, kumitas po nga pala kayo. Kaya yun na lang, titirali lang ito itong batang kalamansi. Madali lang sila makapuno niya dahil bata pa yun. Yan ang dahil bulaklak. May mga dulon na ito. Yan, pagka ganyan umaraw, kailangan makasiwang ka ng spray dito. Dahil yan atakihin ang mga insekto yan. Kaya na tinamaan niya na tinira ng mga insekto. Yan na nga yung ganito, magkakabukol-bukol na tsura. Ayan. Kaya kailangan, ganito palang bulaklak. Twice a week ang pag-i-spray. Kung hindi man twice a week, kahit weekly, i-spray na itong mga bulaklak na yan. Para hindi po siya tirahin. Kasi yan ang may presyo mga katribya, yung bulaklak na ito. Yan. Mahal yan pagka napitas itong bulaklak na ito. Pag lumaki, yan ang magigisingit ang kalamansi. Ayan, dahil rin mong pitasin yung bunga. Ayan, malalaki na rin. Ayan, talaga hindi nawawala talaga mga katribya. No? Natutuyo yung sanga. Yan yung punggos na umatake. Kasi pagka po mga katribya, uulan, tapos aaraw, lalabas ngayon to. Yung punggos. Yung punggos naman yan ang tumutuyo ng sanga ng kalamansi. Kaya inaagapan na lang po natin mga katribya po ng putol para hindi po masalantag. Ano, isang puno yun, isang malaking puno, napatay na puno. Punggus. Ano na kabila naman.
Ito yun. Yung mga buhok kong mga maliliit itong kabila. May pitasin din ito. Meron din itong mga sasang tuto yung sanga. Eh, yun na ito yung sanga. May natalian din niya. Meron din halawin. Ayun na meron punggos. Lalabas na lang, tsaka makahin. Lalablad ko ang dahon, pati yung bunga. Katinamaan ng punggos. Kaya sisira rin. Yan ang kalaban, ang kalamas sa tagulan. Hindi ko kasira rin yung mga buhok kong maliliit eh. Kaparmers oh. Yan ang kalaban. Eh, alam ko lang. Yung basura, ilalabas hanggang nangangilang. Okay mga katribya, punta muna tayo dito sa ating sa kabila. Pinasalan po natin yung may pitas ng kalamansi. Maganda pa rin mga katribya po, ang presyo po ng kalamansi natin is 520. Iba pag malalaki sa 550 kuha po ng kalamansi. Hindi na po masama dahil mga nakaraang taon pagka po ganitong September, yan na po yung pinakabagsak ang presyo. Nandiyan na pinakamataas ng mga katribya po is 250 ang isang bag pagka po buwan po ng September. Misa't pa nga maabot pa ng 200 ang kalamansi tapos kakadilawan. Pero ngayon maganda ang binukas ngayon ng ating kalamansi dahil hanggang sa naaagad ang bunga tapos yun, doon po naglaro sa presyo na yun na 500. Kaya swerte pa rin po tayo mga katribya na bibili po yung ating produkto. Bagamat marami pa rin pong mga katribya na sa ibang lugar na kalamansi, hindi pa rin po naman naaagad. Nakakuha ka kang kwanda? Mamaya hapon lang. Ay, oo, mamaya pa yun. Titis-tis ang kasalukuyan eh. Ayan naman ang kwanda na nag-uuling. Ito mga katribya po, yung dating gubat. Ay, matagal na rin inabot yung kalamansi na ito. Ngayon, guminhawa na siya. Mula nang malinis na. Kaya tinan naman pa rin po noong talong. Pero nung yung dalawa ang mahawak eh, gubat. Nako, hindi makalaki ang kalamansi. Biruin mo eh, ano na buwan na ang kalamansi. Hanggang tuhod pa rin yung kanyang kalamansi. Maliit pa yung pagkabili. Farmers. Mga katribya po, humingi po tayo ng okra dito sa ating kapitbahay. Sarap po ito pag nilaga. Lalo na kung kapipitas. Marami na rin na nakuha rito sa okra ng ating ka-farmers. Ang okra naman mga katribya, tuwing ikalawang araw ang pitas. Masarap ito mga katribya sa buro. Kahit ilaga lang natin ito eh, matamis. Yan lang sa okra, medyo makati lang. Ayan ah, natamaan din pala ito ng insekto. Matagal din ang buhay nitong okra. Kailangan dito
aalisin mo yung mga ganito at itong mga magulang. Kasi pagka hindi niya inalis yung magulang, magsasarado. Bulaklak. Pagka nagsarado na yung pinakadulo, hindi na siya magbubunga. Swerte na lang ito dahil hindi ito yung nabutan ng baha. Kasi mga nakakaraan eh, yung ganito, inaabutan na po ito ng tubig, baha. Medyo mura-mura ang okra ngayon, pero sa bentahan mahal pa rin, mga ka-farmers. Yung mga mura lang mga katribya kinukuha natin. Iba yung mga magulang na. Ito mga ka-farmers, nakakuha na po tayo ng ating sariwang sitaw. Ayan. Ay, kagandahan po mga katribya, pag pumayaran tayo ng kapitbahay, meron tayong nahihingan po ng sitaw. Kahit na hindi po tayo nakakapagtanim po ng sitaw, eh, yun, binibigyan tayo ng sitaw at ng, binibigyan naman tayo ng pahintulot para kumuha ng pang-ulam. Kaya pag pang-ulam-ulam lang dito sa probinsya, lalo kung ganitong mga gulay, fresh pa, wala pong problema sa amin. Kaya ang pupulbahay na naman namin dito mga katribya, yun na lang pong burong isda sa usawan. Yeah, pero kalamansi toyo, masarap na itong sa usawan. Itong ating press na sitaw tsaka okra. Hanap po tayo rito ng talong. Meron ako rito isang puno na tanim na talong eh. Tingnan ko kung may bunga. Malalaki na bunga na itong ating kalamansi. Mga isang linggo pa, pitasin na rin ito. Pwede lang mapitasan ito. Mga katribya. Puha tayo ng talong. Bunga naman pala italong natin na ito. Naligtas lang ito mga katribes ako. Insekto. Naman ito eh, organic. Hindi ni-spray. Meron na tayo ulit ngayon talong. Okay. Katribya, uwi na muna po tayo sa ating bahay. Hanggang dito na lang muna po ang ating pong vlog at nakapasyala po tayo. Nakakuha na po tayo ng ating sariwang gulay na mauulam. At okay na po. Nakapag-ronda na tayo sa ating kalamansi. So, mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi po natin tatandaan ang karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayaman. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Stay safe mga katribya. Iwas-iwas po tayo sa mga sakit po ngayon. Lalo na po yung lagnat at sipon. Pagka po tayo nakaramdam po niyan, mag-steam na po tayo kaagad. At huwag natin kakalimutan na magpigan ang kalamansi. Kahit isang baso mga katribya na puno po ng kalamansi, ating pong inumin.
kaya po natin inumin para meron na tayong protection. Ganun lang po mga katribe po yung ating ginagawa. Siyempre, inom rin tayo ng gamot pang suporta. Kaya po halimbawa, matindi na po ang yung lagnat. Paano po mga katribe? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless all. Kita rin tayo bukas. Bye-bye.